Hey guys, in this video, tuturuan ko kayo kung paano nyo makokontrol ang inyong PowerPoint presentations without buying a presentation clicker. Welcome to Teacher Rod Tech, kung saan nag-upload tayo ng mga videos about ICT, teaching, and all about technology. So if you like this video, click the like button below and subscribe to our channel para lagi kayong updated kung kailan tayo maglalabas ng mga bago nating mga videos. Hindi na bago sa mga meetings, mga trainings, at saka mga seminars ang pagkakaroon ng PowerPoint presentations. Lalong-lalo na kung ikaw ang magpe-present, napakalaking tulong na meron kang presentation clicker. You can move around and focus on your delivery, which is mahirap gawin kapag nakaupo ka sa harap ng laptop at ang focus mo ay nahahati between doon sa pagmamanipulate mo ng iyong presentation sa iyong computer at doon sa message na gusto mong i-convey doon sa iyong audience. Pero kung mag-order tayo online, for example, makakakita tayo ng mga presentation clickers na nag-range from 130 hanggang 600 pesos. So for today's session, tuturuan ko kayo ng way para makontrol ang inyong PowerPoint presentation nang hindi bumibili ng clicker at using only your smartphone. So let's start! So ang tatalakayin nating application for today is tinatawag na Microsoft Office Remote PC Setup. So ito yung two parts. Yung unang part is yung application na ini-install natin sa ating laptop. And yung pangalawa naman ay i-install natin sa ating smartphone. I-share ko sa description sa baba yung link sa isang folder na naglalaman ng dalawang application na yon. So pag na-download na ninyo siya, pwede na kayo sumabay doon sa procedure na ituturo ko sa inyo ngayon. So ito yung dalawang files na madadownload ninyo mula doon sa share ko sa inyong folder. Yung una, officeremote.apk, at yung pangalawa naman is Office Remote Setup. Yung officeremote.apk ay isa-sideload natin or ikakopy natin sa ating phone para doon ma-install. And yung Office Remote Setup naman, ito naman ay ating i-install dito sa ating laptop. Now to start, select natin yung Office Remote Setup. Then click natin yung Agree to License Terms and Conditions. Click natin yung Install. Merong User Account Control dialog box na magpa-pop up. Click natin yung Yes. And then let's wait for the process to finish. So pagkatapos na yung pag-install ng ating Microsoft Office Remote application sa laptop, susunod naman natin i-install ay yung counterpart na application sa ating smartphone. So ang gagawin natin ay i-plug natin yung ating smartphone sa ating laptop using USB, then select natin yung file transfer. Then dito sa ating file explorer, select natin yung officeremote.apk, i-click natin yung copy, select natin yung ating phone, and then i-paste natin sa ating internal storage. Then after that, unplug na natin yung ating phone. Then dito sa ating phone, punta tayo sa file manager, select natin yung internal storage, hanapin natin yung file na may pangalang officeremote.apk, then select natin yon, and then click natin yung install. May mga times na yung phone natin ayaw mag-install ng mga applications kapag nanggagaling sa external sources. Now, one way to solve that is to enable natin ng setting ng Allow Installation from Unknown Sources sa Settings menu. So, pagkatapos nyo mag-install, click natin yung Open. And now, tapos na yung ating installation ng Office Remote application sa ating smartphone. Click natin yung Get Started. Click lang natin yung Next. Turn on natin yung ating Bluetooth. Next. Turn on Office Remote. So, pupunta tayo ngayon sa ating laptop. And then doon, mag-open tayo ng PowerPoint presentation kung saan i-enable na natin yung functionality ng Office Remote. So tapos na tayo sa ating pag-i-install ng ating Office Remote software sa ating laptop at ng ating Office Remote application sa ating smartphone. So ito yung kung paano siya actually gagamitin. So makikita nyo sa ating screen, on the upper left side, nandiyan yung ating laptop. Underneath niya, yan yung ating projector. Dito sa gitna, nakikita ninyo yung screen ng aking phone. So ang halimbawa, magpe-present na ako. So first thing to do is open natin yung ating PowerPoint presentation. And then halimbawa, ito yung presentation na gagamitin ko. Now sa ribbon, yung sa bandang itaas, makapansin ninyo nadagdagan siya ng entry, yun yung Office Remote. Click natin yun. And then i-click natin yung Office Remote icon to turn it on. Now sa ating phone, select din natin yung ating Office Remote application. And kung okay yung configuration natin ng ating Bluetooth between our laptop and our smartphone, our PowerPoint presentation should be listed dun sa documents sa Office Remote application. Sa inyong smartphone, click natin yung ating presentation. Then makikita nyo sa inyong smartphone na meron kayong dalawang screen. Yung malaking screen, yan yung currently displaying na slide dun sa projector.
And then yung medyo maliit, yung nandito sa baba, yun naman yung next slide sa ating PowerPoint presentation. Yung timer, yan yung kung gaano katagal na nag-run yung presentation natin. And sa right side naman niya, yan yung status sa kung pang ilan na tayong slides within the overall presentation natin. Yung text na nasa baba niya, yan yung mga notes na previously natin nilagay noong nagpre-prepare tayo noong ating PowerPoint presentation. And then meron tayong dalawang malaking buttons, right and left. So pag kinlik natin yung ating right button, pupunta tayo doon sa next slide. Pag kinlik naman natin yung ating left button, babalik tayo doon sa ating previous slide. Now, halimbawa, kailangan natin ng laser pointer. To do that, i-press and hold lang natin yung ating finger sa ating smartphone screen. And then, mapapansin nyo, meron tayong laser pointer and then just slide your finger to point kung anong element yung gusto ninyong i-emphasize to your audience. Kung tapos na kayo, just lift your finger from your smartphone para mawala na yung laser pointer. After you're done with your presentation, just click on the name of your presentation which is found in the upper left side of your smartphone. And then, babalik na kayo doon sa inyong listahan ng mga documents na pwede natin paggamitan ng ating Office Remote application. So now, alam nyo na kung paano natin pwedeng gamitin ang ating smartphone as a clicker for use sa ating mga PowerPoint presentations. And also, ang Microsoft Remote Office application could also be used sa iba pang mga applications para sa Microsoft Office, tulad na lamang ng Word and Excel. I hope you enjoyed our video for today. And if you like this video, please click the like button below at huwag nyo kakalimutang mag-subscribe sa ating channel for you to see other videos like this in the future. And I'll see you in the next one.